Ano ginagawa mo rito? Nasaan si Jewel Fortaleo? Nasaan si Jewel? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. At saka kaya ako nandito kasi doktor ako. Bakit ka nagtatago kung hindi mo tinatago si Jewel? Hindi ako nagtatago, ah. Umalis lang talaga ako ng Paso de Blas dahil masyado masakit sa akin nangyari kay Jewel. Isang tanong, isang sagot. Nasaan si Jewel? Paso de Blas? Di ba tigaron yung namatay mong ex-girlfriend? Sino yung hinahanap nila? Okay lang po, Dok. Kung hindi nyo po kilala, maraming salamat. Pasensya na sa bala. Ma'am, nakita na po namin si Lance Navarro. Masyota ng loko. Mukhang wala talaga sa kanya si Jewel. Saan nagbalot kaya nagtatago yung babae niyo? Hanapin ninyo. At kapag nakita ninyo yung buhay pa, pahirapan niyo muna bago niyo patayin para hindi sayang ang oras ko. Tulad na sinabi ko, tawagan mo ako pag may kailangan ka. Dahil na pag-emergency. Yung mga pinto, saradong mabuti, ha? Gusto mo ako makauwi na maaga. Huwag mo na ako lalahanin dito. Okay lang ako. Sumama ka na lang kaya ulit sa akin sa trabaho. Baka maabala lang kita to. Hindi ka naman nakaabala sa akin kahapon, eh. Sige. Aaminin ko. Nag-enjoy ako. Alam mo, sa tingin ko, kailangan na natin magdagdag ng security. Or better yet, tumakbo na lang kaya tayo sa authorities. No. Baka mas lalo na mapahamak si Jewel, eh. Tsaka hindi natin alam, baka may connection pa yung mga isa polis. Kailangan ko mailipat na ibang hospital si Jewel sa lalong madaling panahon. Ililipat mo? Saang hospital? Hindi ko alam. Basta mas malayong hospital kaysa dito. Sa sitwasyon ngayon ni Jewel, baka tuluyang makunan yan. Baka tuluyang siyang mawala sa'yo pag ginawa mo yon. Lance, safe na siya dito eh. Mas kontrolado natin lahat. Since galing naman dito yung mga tao naghahanap sa kanya at wala silang nakita, posible namang hindi nababalik yung mga yun. Thank you.
dito ka na pala. Kumusta ang trabaho? Hindi ko naman sinabi sa'yo na ubusin mo lahat ang trabaho dito sa bahay. Hindi ka naman katulong dito. Bisita kita. Sayang naman kasi kung nakatanga lang ako eh. Maiinip lang ako. At lalo ko na maiisip ang mga problema ko. Mukhang pagod na pagod ka sa trabaho, ha? Oo nga eh. Medyo. Alam mo, ang lolo ko, tuwing hapong-hapo siya sa trabaho, uupo siya sa lumang sopa namin sa sala. Nakaunat ang mga paa, bagsak ang balikat. Tapos nitinan niya ako ng ganito. Tapos alam ko na kung anong sabihin nun. Gusto niya ng masahe. Sabi kasi niya, may magic to yung masahe ko. Parang ang sarap tumira dito sa Paso de Blas, ano? Ang tahimik. Simple lang ang buhay. Hindi tulad sa Maynila. Parang lagi nakikipaghabulan sa buhay. Hindi ko masasabing ganun kasimple. Naging mahirap kasi ang buhay ko simula nung tumuntong ako sa lugar na to. Pero hindi ko naiiwan ang lugar na to. Sabi nila, dito mo daw matatagpuan ang tunay na pag-ibig sa Paso de Blas. At yun ang nangyari sa akin. Dito ko natagpuan ang babae pinakamamahal ko. At yun ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Swerte-swerte naman niya. Nakilala ka niya. Napakabuti ng puso mo. Kahit sinong babae, papangaraping mahalin mo. Mas maswerte ako na nakilala ko si Jewel. Nag-iisa siya eh. Hindi ko naman makita yung sarili ko na magmamahal pa ako ng ibang babae. Kasi sapat na yung pagmamahal na binigay niya sa akin. Diyos, sobra-sobra pa. Importanteng bagay lang akong kailangan ayusin. Hinay-hinay lang sa pagtatrabaho, ha? Sana maging maganda ang magkapon mo. Ingat, Diana. Thank you.
mo si Mami, ha? Please. Promise ko sa'yo, pag lumabas ka, he'll be safe. Naalagaan kita. Mamahalin ko. Kumain ka na. Paghahanda na ng pagkain, ha? Magpapaalam na ako, Bernard. Galing ako sa Maynila. Ibinalita sa akin ang kakilala ko na nahuli na raw yung taong pumatay sa lolo ko. Wala nang threat ang buhay ko. Wala na rin akong dahilan para mananatili pa dito. Maraming salamat, ha. Hindi ko makakalimutan lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Maraming salamat din sa'yo. Sa lahat ng pagkaalaga mo sa akin. Na-appreciate ko lahat yun. Alam mo, nabubuhay na yung asawa ko. Ganun din yung buhay ko, eh. Kasi sobrang makasikaso yun. Pwede mo sabihin sa akin kung anong plano mo. Para naman hindi ako mag-alala. Naghahanap ako ng trabaho. Magbabagong buhay. Kakalimutan ko muna lahat ng pangit na nakaraan ko. Para maging madaling lahat para sa akin. Ganun ba? Pwede kita alokin yung trabaho. Kasi nangangailangan kami ng sekretary. Okay lang sa'yo. Hindi mo nga alam kung anong kaya kong gawin, eh. At kung anong natapos ko sa kolehiyo. Bakit ano ba natapos mo? Tingnan mo, tapos gusto mo pa ako maging sekretary. Nakapag-second year naman ako sa commerce. Walang interest nga lang ang nanay ko na pag-aralin ako. Ako lang to nagpumilit. Second year? Okay na yun. Alam mo, importante naman. Kung gusto ng tao. Kasi pag gusto ng tao, lahat pwede matutunan. So, pwede ka ba naman tumuloy dito, eh? Mas safe ka dito. Kahit na nahuli na yung mga taong pumatay sa lolo mo, hindi naman natin alam kung ano mga iniisip ng mga yun. Yung mga galamay nun, nahuli rin ba? Bernard, ang buti-buti mo sa akin. Anong masamang hangin nagdala sa'yo rito? Gusto ko lang makita gamit ang sarili kong mga mata na nandito ka pa nga. At pinagdurusaan mo ang ginawa mo kay June at sa ina niya. Huwag kang mag-alala. Pag nakatakas ako rito, ikaw ang unang-una ko susulatan. Biro lang ba natin kita sa'yo? Ha? Dinungisan mo ang pangalan mga De Silva, Alphon? Bakit? May nagawa ka na ba na magpapaganda sa pangalan na yun? At taka ka pa, ba't ka iniwan ni Emerald Fortalejo? Kita na lang tayo ulit sa susunod kong pagdalaw dito. At sana nakasanayan mo ng lugar na ito pagdating ng panahon na iyon. Dahil sisiguraduhin yung hinding-hindi ka makakalabas dito. Alam mo ba, maliban sa lolo ko, ikaw na nagpakita ng malasakit-sakit. Lumaki ako ng walang ama. Wala akong alam na kahit anong tungkol sa kanya. Kahit sa kwento, pinagdamot siya ng nanay ko. Nanay ko naman, lahat ginawa ko para mahalin niya ako. Pero namatay siya nang hindi ko malang natitikman ang pagmamahal niya. Hindi ko alam. Lahat ng lahat ng kamalasan niya sa buhay, sinisisi na sa akin. Hindi
ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi niya ako magawang mahalin. Tinatanong mo ba ako kung bakit ganito nalaman ang sakit ko sa'yo? Kasi ayaw ko mangyari sa kahit sinong babae yung nangyari sa asawa ko. Hindi ko lang awang pinaslang ng mga taong halaman ito pa. Pero naisip ko, alam siguro ng Diyos na may magagawa ako sa buhay mo. Kaya tayo pinagtagpo. At ikaw, ganun ka rin sa akin. Kaya ayaw ko sayangin yung pagkakataon. Sana pag-isipan mo yung nalok sa yung trabaho. Kaltas ka sa sweldo, ba't tinawag po ulit ako, sir? Ba't hindi ka pa sumabay sa akin? Masahay ka pa tuloy. Nakakaya namang sumabay sa boss ko. Eh, first day ko pa naman. Oo nga pala. Madalas akong wala din sa opisina. Mas marami kasi ako nagagawa pag nasa operasyon ako eh. Kaya ikaw ang mas aasahan ko dito sa opisina. Simple lang naman ang prinsipyo ko sa mga malakad ng kumpanya. Tao ang pinaka-importante sa akin. Kasi pag binahal mo sila, mamahalin nila ang kumpanya. Kaya mahihiling ko lang sa'yo, gawin mo mas mabuti ang pakikitungo mo sa bawat isa. Lalo na din sa mga taong nasa mababang pwesto. Oh, itong company profile. Kung mayroon ka pang mga gusto malaman, tanong ka lang. Okay, thank you, sir. Pag-aaralan ko po ito.